Dito po sa pag-uusapan po natin na reaction video, ito po ay maraming topic na tinalakay. Katulad po ng kung sino ba yung possible na manalo sa pagkapangulo sa darating na 2028, ang issue sa ICC, ang suporta ng mga pink at mga dilaw, at ano ba ang mga ginagawa ng mga ito sa kasalukuyan. Yan po ang pag-uusapan natin habang nire-reaksyonan po natin ang video na ito nitong si Richard Haydaran sa kanyang vlog dito po sa kanyang YouTube channel. Panoorin at reaksyonan po natin ang vlog nito. Validate yung ano yung information mo about the autonomy service, because our own Magdalo survey, which concluded just last week, validated that information. Who is also number one? Oh, that's it. At yung ano, we just less than 2 weeks ng open war between the Duterte. Okay. Bakit ba nagkaganito? Alam natin na itong si Senator Rapi Tulfo, meron po itong solid fan base. In fact, hindi nga po siya kasama sa Uniteam, hindi rin po siya kasama sa Pink. Nasa ilalim po siya ng kandidatura nitong si Senator, dating Senador Manny Pacquiao. Pero alam naman natin na napakaliit po ng boto na nakuha nitong si Senator Manny Pacquiao, yet ito pong si Rapi Tulfo ay nakakuha po ng 22 million votes para po sa mga Pilipino. Kaya perhaps yung 22 million votes na yan, solido po talaga yan sa kanya. Eh ang tanong, itong si Sara Duterte, nakakuha po ito ng 32 million votes. At alam naman natin na katulad po ninyong mga manonood, bumoto lamang po tayo dito kay Sara Duterte dahil siya po ay bahagi ng Uniteam at inakala po natin na siya at ang kanyang pamilya ay talagang susuporta sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit sa mga nakalipas na buwan at taon, alam naman po natin na sila po ay sumisira dito po sa ating Pangulo. Except dito kay Sara Duterte na hanggang sa ngayon, tahimik lamang sa issue. Pero ang nakakapagtaka, bakit sinasabi nitong si Sara Duterte na suportado niya si Pangulo at mahal niya si Apo PBBM kung tawagin niya, pero hindi niya man lang magawang ipagtanggol ito, particular kausapin man lamang ang kanyang pamilya na kung maaari maglaylo dito sa ating Pangulo. Kaya tingin po natin dito, balikharap po itong si Sara Duterte. Nagpapakita lamang po ito ng magandang pakikitungo sa ating Pangulo dahil alam naman natin na ang kalihim po ng edukasyon ay isa po sa pinaka-juicy position when it comes to getting the votes of the Filipino people. Bakit ko po sinasabi yan? Kapag ka napaganda kasi nitong si Sara Duterte ang edukasyon, which is I believe she miserably failed for the last 18 months, makukuha niya ang tiwala ng bawat pamilyang Pilipino na meron pong mga mag-aaral na nag-aaral po sa pampublikong paaralan na under po ng Department of Education. At sa pamamagitan din po ng kanyang pagiging pinuno diyan po sa Department of Education, mabigyan niya ng magandang welfare ang mga kagawad kakawani po nito, katulad po ng mga guro, eh sigurado matatranslate po yan into votes. Alam naman po natin na ang mga guro po natin hindi bababa sa 1 milyong katao. At kapag ka na-satisfied niya ang mga guro po natin na yan, eh malamang sa malamang iboboto po yan si Sara Duterte sa 2028. Pero hindi po ganon ang nangyayari sa kasalukuyan. That is why dito po sa isinagawang survey, particular nito pong Magdalo Group, talo si Sara Duterte. Dahil yung performance niya po dyan po sa Department of Education ay hindi po talaga maganda. Pinapabango lamang po itong si Sara Duterte ng mga survey na lumalabas sa ating sa kasalukuyang panahon. Pero hindi ko talaga mawari kung saan ba humuhugot ito pong mga survey na ito ng mga tinatanong nila. Dahil basically kung meron man sigurong top performing government official, hindi po yun si Sara Duterte, dahil hindi nga po natin maramdaman ang kanyang ginagawa dyan po sa Department of Education. Si Senator Rapi Tulfo naman, very pleased po sa kanya ang kanyang mga tagahanga. Kaya lalo po siyang lumalakas. At parte na rin po yung iba pong mga PBBM supporter at mga loyalista, sabi nga nila,
lesser evil ang pipiliin at sila nga po itong si Rapi Tulfo ang iwiran sa mga nagiging choice nila. Pero wag din po natin kalilimutan na sa 2028 meron din pong mga posibilidad na pangalan na lumantad katulad po ng ating speaker na si Martin Romualdez at saka ni Secretary Gibocho Doro. Nandyan din po si Senator Riza Ontiveros na ayon po kay Antonio Trillanes ay dapat po nilang isulong bilang primary pambato ng opposition sa darating po na presidential election. Yan po yung mga maaaring mangyari. Pero sa mga binanggit po nating pangalan na yan, aminin man natin o hindi, tanging si Sara at Rapi Tulfo sa kasalukuyan ang talagang malakas sa taong bayan. Tuloy po natin ang reaction video natin. Marcos, talagang tinamaan yung mga Dutertes. And yung sa ICC question namin, yung ICC question nga namin is more direct, ano? Na ano ang inyong opinion sa nalalapit na pag-aresto kay Rodrigo Duterte ng ICC? Nalalapit na pag-aresto. Ang unang nag-reveal niyan sa harapan ng publiko ay ito pong si dating Senador Trillanes. Ayon sa kanya, educated guess niya na second quarter ng taong ito, lalabas ang warrant of arrest nito pong si Rodrigo Duterte. At naniniwala sa kanya si itong si Attorney Harry Roque. Nagtaka nga ako eh. Sa kabila ng pagsasabi nila na sinungaling itong si Antonio Trillanes at hindi talaga dapat daw paniwalaan. Ngayon, sabi ni Harry Roque, huwag daw pagdudahan ang sinasabi nitong si Antonio Trillanes na lalabas ang warrant of arrest nitong si Rodrigo Duterte. At kagabi, ipinalabas po nitong si Christian Esguerra sa kanyang YouTube channel ang isa't kalahati almost oras na interview niya kay Arturo Las Cañas. At doon po kinumpirma din nitong si Arturo Las Cañas, bagamat wala po siyang binigay na definite time, magkakaroon na daw po talaga ng warrant of arrest itong si Rodrigo Duterte. Kaya naman, siguro ganito po ang attitude ng mga DDS. Siyempre, to include Rodrigo Duterte. Masyado sila ngayong mga aggressive at inaatake po ang kasalukuyang gobyerno, perhaps para i-pressure ito na panindigan ang sinasabi ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Particular itong si Harry Roque, wala rin yata tiwala kay Pangulong Bongbong Marcos itong kulokoy na to eh. Dahil gusto niya pang diktahan si Pangulong Bongbong Marcos at isa papel daw na ang Pilipinas talagang hindi po makikipag-cooperate sa International Criminal Court. ICC, International Criminal Court, yan yan. Ang choices, sang-ayon, hindi sang-ayon, at walang opinion. Yung sang-ayon, nag-increase siya from 13% to 18%. Tapos di sang-ayon, bumaba siya from 33 to 31. No? Na narrowing gap in just less than 2 weeks. And yung walang opinion, ito kasi yung refuge eh. Sa dating about Filipino respondents, Filipino voter is safe. Kailangan meron kang refuge para sa kanya kasi hindi niya baka samain siya dun sa totoong sentimiento niya. So that is the walang opinion. Kasi maliwanag naman kung talagang maka-Duterte ka at ayaw mong ma-aresto siya, isabihin mo yung di kasang-ayon. It's there, the choice is there. Pero bakit walang opinion sinabi mo? Because you don't care at all about Mr. Duterte. And so pag susumahin mo yon, yung 18% and 47%, that's 65%. May punto itong si Senator Trillanes, ha, dating senador. Malaki pong porsyento na talaga ngayon ang ayaw sa mga Duterte. Kaya tingin ko, isa po sa estratehiya ngayon ng mga Duterte is either, katulad ng gustong mangyari nitong si Belgica, makipag-ayos sa Marcos, particular sa mga supporter nito. Kasi hoping sila na mabuo muli ang alliance na Uniteam at maging solido ang boto. On the other hand, para po manalo sila, katulad po ng ginawa nila noong 2016, is to divide and conquer. Ganun lang po kasimple eh. Dinivide po nila ang mga Pilipino noong 2016, binilify lahat ng mga kalaban sa politika. Ang mga Aquino, Foe, Defensor at iba pa. Walang ginawa sa debate kung hindi magpatawa, utuin ng mga Pilipino. Ipakita na kunyari siya'y makamahirap, ayaw sa kriminalidad, ayaw sa korupsyon, ayaw sa droga. Pero
lahat po yon rhetorics lamang mga tol. At napatunayan po natin yan sa loob ng 6 na taon. Ngayon, gumagawa na naman po sila ng mga issue katulad ng ganung naratibo. Dinidivide nila ang mga Pilipino ngayon kasi yun lamang ang tanging pag-asa nila para manalo po sa halalan. Kapag ka hindi po nagkaisa ang mga Pilipino, malaki po ang tsansa nito pong si Sara Duterte na manalo sa 2028. Pero na pag nagkaisa ang mga maaaring makalaban nitong si Sara Duterte, sigurado pupulutin po siya sa kangkungan. Kasi ito na po, nire-reflect na po ng survey sa ngayon ang damdamin ng mga tao. Napakahalaga po nitong walang pakialam eh. Kasi ito pong mga walang pakialam ang dapat makumbinsi mo kung ikaw ay kakandidato sa darating na halalan. Dahil yung mga fans kasi ng mga yan, mga supporter po ng mga yan, alam nila, yun na po yung numbers nila eh. At hindi na po yan mababawasan. Kahit anong gawin po natin, I believe, hindi na po natin mababawasan ang bilang ng mga DDS. Pero naniniwala ako na ang bilang po ng mga DDS hindi po aabot ng 15 milyong boto. Yung 15 milyong boto na yan, 15 milyong boto na yan, hindi po yan kayang ipanalo ang isang pangulo. Tuloy po natin ang pakikinig dito. Na technically in favor of Duterte being arrested, ha? Kasi yung question ng SWS, it's just cooperation or investigation or cooperation. Ito hindi. Arresto. Very interesting. So, yeah. Okay, so just to put it, so I think both of us have confirmed from the data we have now, unfortunately published for some reason, is that Gulfo is now number one, so Sara is no longer a foregone conclusion, and the trajectory is not in favor of Sara. It's actually the other way around, regardless of whether you... Pero remember this, mga tol, ha? Kung bagbabasihan po natin ang kasaysayan, most of the president na nangyari po sa nakaraang panahon, hindi po sila leading candidate. Only former President Ejercito Estrada dominated the survey from 1992-93 hanggang 98. Dominado niya talaga ang survey. Kaya po siya eventually naging pangulo. At hindi rin naman naging maganda yung kinahinat na ng kanyang presidency dahil siya po di umano'y nagbitiw sa kanyang katungkulan at pinalitan itong si Arroyo. Si Arroyo, may Hello Garcia. Alam naman natin na napakababa ng kanyang survey simula nung 1999 hanggang sa 2004. Ito pong si dating Presidente Aquino, ang pumanaw na presidente, hindi rin po ito nasasama man lamang sa magiging pangulo nung 2004 hanggang 2009. Except nung mamatay yung kanyang nanay na si dating Presidente Corazon Aquino. Kaya nga nagparaya itong si Marohas dahil biglang naging popular sa harapan ng publiko si Noynoy Aquino. From 2010 to 2006, 2011 to 2016, wala sa eksena itong si Rodrigo Duterte, yet siya ang naging pangulo. From 2017 hanggang 2021, hindi po man lamang lumamang sa survey si Pangulong Bongbong Marcos. Laging nauuna itong si Sara Duterte. O kaya sa history, kung ang pagbabasihan po natin, yung survey sa mga unang taon, hindi pa po ito kasiguruhan na mananalo ka sa pagka-pangulo. Second and even more important is the fact that majority, 1% want ICC to investigate, 57% want BBM administration to cooperate, and then base sa sinabi niyo, only around 30% are against arrest. Yes. So that means majority, 6 out of 10, are open to the idea of an arrest warrant. Iba yun, na hindi sinama sa SWS. I really appreciate this intervention because these are numbers, okay, these are data. Okay, pass forward natin ang bahagya. Punta tayo sa suporta ng mga pink at dilaw kay Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan natin kung dito papasok yun. Does that also, I mean, of course, I don't know how religious you are, but I mean, okay, does that, sir, what is your opinion of Putin? Like, there's no reason. You're gonna... Pass forward and, pero ito, kaya nga, hindi na namin, ano yun eh, yung approval, we believe
wala sa ganong value, no? Wala sa ganong bigong, yes. No. Because anyway, he wins as senator. Isisimplify ko na lang sa inyo kasi ayoko nang ulitin pa ito. Ano? For time being, 25 minutes live po tayo. Simplify ko yung gustong sabihin dito nitong si Antonio Trillanes. Sila po ay kampe kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi dahil gusto nila si PBBM. Dahil ayaw po nila sa mga Duterte. As simple as that. Kasi kahit sa ang anggulo tingnan, ang papalit kay Pangulong Bongbong Marcos, wag namang mangyari ang apat na legal na kaparaanan, walang iba kung hindi itong si Sara Duterte. Ang apat na kaparaanan na yan under the Constitution, panalangin natin na wag mangyari yan. Kaligtasan at seguridad ng ating mahal na Pangulo ang dapat po nating isipin sa ating panalangin araw-araw ay siyempre the untimely death of the President. Physical incapacitation and resignation saka removal from office through impeachment. Apat po yun. Ito pong sinasabi ng mga ilan na ikudita si Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan ng people power, hindi po yan mangyayari. Kasi ito po, sila po yung grupo na capable before para magsagawa ng people power or we call it rebellion. E ayaw sa mga Duterte. Sila yung merong malaking influence sa simbahang Katolika na alam naman natin ang laking faktor sa pagpapaalis sa Pangulo. Si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at dating Pangulong Ehersito Estrada, hindi yan matatanggal sa pwesto kung hindi po dahil sa simbahang Katoliko. Hindi rin sila matatanggal kung hindi po sa tulong ng mainstream media. Higit sa lahat, hindi sila matatanggal kung ang mga militar ay hindi po bumaligtad sa kanila. At lahat po iyon, laking sa mga Duterte sa kasalukuyan. Ang mga sundalo at mga pulis, bagamat may nagsasabi na marami dyan loyal sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte, eh ako mas naniniwala ko na mas pahalagahan nila kung ano yung kanilang sinumpaang tungkulin under the Constitution at saka yung kanilang mga personal na mga karir. Hindi nila ilalagay sa alanganin. Tapos na ang military adventurism kung saan ang dating senador na si Gringo Hunasan at ang dating senador na si Antonio Trillanes ay nanguna dyan. Kudita, rebellion, walang nangyari. Napatalsik ba nila ang dating Pangulong Corazon Aquino? Hindi. Napatalsik ba nitong sina Trillanes ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo? Hindi. Kaya malabo po yung mag-prosper. Matatalino na ngayon ang mga sundalo at mga pulis. I'm not saying na hindi matalino ang mga sundalo noon pala. Mali yung sinabi ko eh. Oh, I'm sorry, nabanggit ko yung matatalino na ngayon. Matatalino! Walang ngayon. Matatalino po ang mga sundalo at pulis. At hindi po nila ilalagay sa alanganin ng kanilang pamilya, ang kanilang karir at ang kanilang sinumpaan sa ating konstitusyon, sa taong bayan, para lamang kumampi sa mga Duterte na ayon po sa mga taong nag-aakusa sa kanya ay mga mamamatay tao at ayon kay Arturo Las Cañas, Lord of all drug lords. Ngayon, going back sa support ng mga Pinklawan, mananatili po ito hanggang 2028. Sinisigurado po nila na sila po'y susuporta sa ating Pangulo dahil ayaw po nila na isang Duterte ang bumalik sa Malacañang at maulit ang catastrophic history na naranasan po ng ating mga kababayang Pilipino. Sa paniniwala kasi ng mga Pinklawan, the worst president in the country, dati ang pinaniniwalaan nila, si dating Pangulong Marcos Sr. Pero mas worst na daw ito si Rodrigo Duterte. At kung worst daw si Rodrigo Duterte, ayon po dito kay Antonio Trillanes, meron pa rin daw po itong temper
meron daw po itong sense of humor at hindi daw po nila nakikita yon kay Sara Duterte. Kaya pag naging pangulo daw si Sara Duterte, mas worse daw ang dadanasin ng ating mga kababayang Pilipino at hindi daw po nila yon pahihintulutan. Kaya basically mga tol, sa puntong ito, meron po tayong kapanalig bagamat hindi kasama sa paniniwalang politikal, pero kakampi po natin para ipagtanggol ang ating Pangulong Bongbong Marcos laban sa paghahangad ng mga supporter nitong mga Duterte at even perhaps ng ilang mga Duterte dyan na maagaw ang kapangyarihan sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Bumoto po tayo ng naaayon po sa ating damdamin at hinihimo ko po kayo sa darating na 2025 at even sa 2028, huwag po tayong boboto ng mga pro-China. Kasi yun din po ang paniniwala nitong si Antonio Trillanes. Kapag ka naupo ang Duterte, mawawala daw ang EDCA at manunumbalik po tayo na sunod-sunuran na naman sa China. Hanggang dito na lamang, hindi na po ako magbabasa ng inyong mga komento sapagkat makati talaga ang aking lalamunan. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.